Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May tanong dito ang ating kapatid na si Zamindo 08. Sabi niya, "Assalamu alaikum ustad. Ustad, need pa ba magsagawa ng adhan or bang pag magsasala ka lang sa bahay? Sukran, ustad, sa sagot." Okay. Kung ang nagtatanong ay babae, so hindi na po kailangan ng adhan at hindi na po kailangan ng ikama. Pagpasok ng oras ng sala, habang nag-aadan pa lang, pwede ka na magsala. Patapusin mo na lang yung adhan, tapos mainam. Basta pumasok ng oras ng sala, pwede ka na magsala agad. Hindi mo na kailangan mag-adhan at mag-ikama sa babae po. Diretso na po kayong magsala. Samantala sa lalaki, siyempre pinakamainam. Kung may masjid, siyempre pupunta ka sa masjid. Pero maaari ang tanong ay malayo sa masjid o walang masjid. Kung malayo ka sa masjid o walang masjid, need pa ba mag-adhan at mag-ikama? Ang sunna ay mag-ikama. Ang sunna po ay mag-ikama. So, mayroong lalaki, nabanggit ang propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya'jibu rabbuka min ra'il ghanamin fi ra'si shadiyatu jabalin, yu'addinu li salati wa yusalli wa yaqulu 'azza wa jalla, unduru ila 'abdi hadha yu'addinu wa yuqimu as-salah wa yakhafu minni qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhu al-jannah." So, subhanallah. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, namamangha ang Allah subhanahu wa ta'ala mula sa nag-aalaga ng tupa sa taas ng bundok, na inabutan siya ng sala doon at nag-aadan siya at isasagawa niyang sala doon at nag-iikama pa. Sabi ng propeta, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith al-Qudsi, "Unduru ila abdi." Tingnan ninyo ang alipin ko na yan. "Hada yu'adhin wa yuqim." Nag-aadan at nag-iikama, "wa yuqimu sala," at itinatayo niya yung sala. "Yakhafu minni," dahil sa takot niya sa akin. "Wa kad ghafartu li abdi," kaya dahil diyan sabi ng Allah ay pinapatawad ko ang kasalanan ng alipin ko na yan. "Wa adkhaltuhu al janna," at pinapapasok ko siya sa paraiso. Subhanallah. Ibig sabihin, napakalaking gantimpala mo, kapatid, brother, kung ikaw ay nasa lakad mo, nasa paglalakbay, nasa bahay mo, na kahit na malayo ka sa masjid, walang masjid sa lugar mo, ang pinakamainam, which is ito ang pananaw ng karamihan sa ulama, ay mag-adhan at mag-ikama ka pa rin. Kahit sa loob ka lang ng bahay mo. O kahit nasa paglalakbay ka, o kahit na ikaw ay nasa farm, sa bundok, sa kagubatan, ang pinakamainam para sa atin na kalalakihan, kahit mag-isa lang tayo, o sa bahay lang, o dahil malayo sa masjid, ang sunna ay mag-adhan at mag-ikama. Samantalang sa mga babae, ay hindi po sunna sa kanila o hindi po mainam sa kanila ang mag-adhan at mag-ikama, diretso na po silang magsala. So yan na po konting kaalaman. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.